Daddy, Daddy, what more you want, Daddy? Daddy. Tuloy lang isipnya, hindi niya alam kung saan patungo ang kanyang mga paa. Bagay na nagpapabigat ng kanyang kalooban. Ganun pa man na natili siya sa park na yun, abalang kanyang mata sa mga nagdadaan ng mga tao sa harap niya. Kahit ang trinino ay hindi rin niya pinalagpas, sinundan niya at beto hanggang sa kanyang paglayo. Yun ang nakapagpapasay sa kanya. Ilang saglit pa, si Natalie ang nagbukas ng pinto. Inaniwag ng mga sandaling yun, kasama niya ang kanyang ama. Nung laki ang mata ni Natalie sa hindi niya inaasahan itong bisita, si Casalino, ang kanyang asawa, gusto man tumakbo ni Natalie sa kanyang kabiglaanan. Nang biglang lumabas si Wild, na alam niyang walang kasama si Casalino sa mga oras at sandaling iyon. Nananaginip pa ako, isang multo ang karap ko, sabi ni Natalie sa kanyang sarili. Totoo ito, mami. Sabi ni Wild, paano nangyari yun? Ano nilagay mo sa jar na sabi ni Natalie? Isa lang yung kahoy na sinunog ko at nilagay ko sa jar. Biglang nilabangan yun, Natalie sa kanyang natuklasan. Nagawa mo yun? Nagawa mo sa amin sa kapila ng lahat na kami nagluluksan na halos mapalukaw na sa pagkuhala mo. Patawarin mo ko, Natalie, sabi ni Casalino. Mga sandaling yung muling nagbalik. Si Casalino sa loob ng pako parang magbasahan kayo ng mga librong paborito na sinulat ni Armin Ramos. At ng mga sandaling iyon, tuloy pa rin ang isip niya sa hindi niya inaasang ng mga sandaling iyon para sa kanyang asawa na si Natalie. Pero nagahati ang kanyang isip sa kung ano mga libro ang kanyang pipili na ngayon ay available na sa Amazon. At ito ay tiyak na magustuhan na sino man pag inyong nabasa dahil iyon ang nasabi ni Casalino sa kanyang sarili. At muling nagbalik sa kanyang alaala ang mga binitaw na hindi maganda para sa kanya na kanyang asawa na si Natalie. Nang mga sandaling iyon, muli siyang naglakad, naglakad ng naglakad. Tuluro ang kanyang paapos, hindi niya alam kung saan siya patungo. Nang mga sandaling iyon, hawak niya pa rin ang mga librong mga paborito niyang basahin. Dahil ang gusto niyang mangyari ay muli siyang maupo sa isang bakanting lugar na kung pwede muli siyang magbasa ang kanyang paboritong mga libro. Kaya ilang saglit pa muli niyang pinaksak ang kanyang paa at naupo sa isang bakanting upuan. Doon ay nag-concentrate siya. Maya-maya pa'y unti-unti niya nang binuksan ang mga libro na kanyang mga paboritong sinulat ni Arnold. Pero muling sumagi sa isip niya ang mga salitang pinitawan ng kanyang asawa. Pero ng mga sandaling iyon, naupo siya sa isang damuhan at kausap ito ang ibang kaibigan ng mga sandaling iyon. Gusto niyang mag-concentrate sa pagbabasa ng mga libro na paborito niya. Ibigay mo ang dahilan mo kung bakit mo nagawa ito sa amin. Ang totoo, nagugulan ako. Sana nga sa akin, sa tagal na panahon magkasama tayo. Ang tagal kong tinago sa sarili ko sa inyo ng ating anak natin. Anto ko sa pagkatawa. Nahihiya ako sabihin ko sa inyo at ipagtapat na isa pa akong kampal. At tinginan lang ang dalawa si Walda ang tang nagpaliwanag sa ina dahil alam niya na hindi ka maniniwala na siya ay may kampal, sabi ni Walda sa ina. Bakit? Bakit kailangan itago sa akin ang lahat ito? Sabi ni Natalie. Iyon ang paulit-ulit na naalala ni Casalino habang nasa parko siya na nakaupo sa damuhan. Mga bagay na hindi niya inaasahan. Pero ng mga sandali ito, muli niyang binuksan ang mga libro at nagbasa siya ng mga sinulat ni Arnold na kanyang paboritong horror. Ng mga sandali iyon ay alam niyang bibili na naman siya at available iyon sa Amazon. Sandali niyang winaksi ang kanyang pag-isip sa pagkatalo nila ng kanyang asawa. Ng mga sandaling iyon, inibento ang kanyang pag-isip. Nag-concentrate siya muli sa kanyang pagbabasa
ng mga sandaling iyon, muli siyang inabala ng pag-iisip nang dumaan muli ang paboritong tren ng mga sandaling iyon. Nasulog pa rin siya ng parko at pinatnimunin niya ang kanyang sarili. Tutuloy po, maraming po salamat sa susunod na episode. Antabayan niyo po, mag-release po tayo ng bagong libro at ito po ay magiging available sa amazon.com. Maraming po salamat. Bye!